hindi naman natin na laging kagustuhan na may mamamatay lagi sa ating mga police operation. Kaya naman, nalulungkot nga tayo na may namatay. Subalit at the same time, we also welcome po yung pagkakadismiss nga po, ma'am, itong kaso laban sa ating mga police. Nanindigan ang Philippine National Police na walang nilabag ang kanilang mga tauhan sa operasyon sa Calabar Zone noong March 2021. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sumunod sa police operational procedure ang mga ito at hindi sinasadyang may mga namatay na labor leader. It's just part of the police operations na may mga resistance on the part nga po ng ating mga subject of operation, and yung ating mga participant police na nag-ooperate po ay has no other recourse but to also defend themselves. That's why nagkakaroon din po ng casualty on either side. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, wala namang umiiral na utos sa mga police operatives mula sa pamunuan ng pambansang pulisya na patayin ang mga suspect. Patuloy pa rin naman po natin na nire-remind yung ating mga police natin, particularly yung ating mga police operatives, bago po ang mga police operation, ma'am, ay nagkakaroon po ng mga briefing po yan, at during those briefings po ay lagi po nire-reiterate po ng ating mga ground commander yung utmost respect for human rights. Matapos ma-dismiss ang kaso, posible namang maibalik sa kanilang mga dating trabaho ang mga pulis na napawalang sala sa kasong murder. Ngayon po na na-dismiss po yung mga kaso po nila ay baka ang mangyayari po nito ay ililift na po yung kanilang mga restrictions at ibabalik po sila doon sa kanilang mga assignments po. Isinailalim noon sa restrictive custody ang mga pulis na sangkot sa madugong raid sa Calabar Zone matapos nasampahan ng kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.